Hello guys! Good evening sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagkiklik ng video na ito. I really appreciate it. So without any further ado, let's get into the content. Welcome back guys sa isa na namang episode ng Technical Discussion na kung saan isinasagot ko ang inyong mga katanungan based doon sa, hindi naman based, yung mga katanungan doon sa previous episode na itong series na to. Itong series na to nga pala guys, gumagawa ko na ito ng episode, ng bagong episode, every first Tuesday of the month. Hindi ko na alam kung kailan ako gumagawa. So guys, gumagawa ako ng bagong episode or nag-upload ako ng bagong episode every first Tuesday of the month. So today or this month is September. Happy September sa atin lahat. And medyo may bad news kasi nagkumakalat na naman ng todo-todo yung virus na nakakaasar. Tapos maraming mga unfortunate, no, series of unfortunate events na nangyayari sa Pilipinas. Also guys, baka ito na yung, hindi pala baka, ito na yung huling time na makikita nyo yung studio ko na to. Kasi, well, I will move to a different place, no? Ayun lang muna yung masasabi ko, maglilipat ako ng sa panibagong lugar. Pero sa next video na yon, sa ibang video na yon, pero yon. So ayun na nga guys, kung magtatanong kayo sa akin, make sure lang na ako na yung huling taong pinagtanungan nyo, nakapagtanong na kayo sa magulang nyo, nakapagtanong na kayo sa mga sales representative, sa technical support, and sa Google, nakapag-research na rin kayo. Kasi guys, ang mga tanong na sasagutin ko lang dito is either na experience ko na or na pag-aralan ko na. Pag neither of the two, syempre hindi ko ba ano yan, hindi ko masasagot yan, syempre. Paano ako masasagot yan? Hindi ko na maalam yung sagot dyan. And also guys, make sure lang pagka magtatanong kayo sa akin is hindi rush. Kasi katulad nga na sinabi ko kanina, gumagawa or nag-upload ako neto every first Tuesday of the month. So that's once a month lang guys, no? Okay, so kung magtatanong kayo sa akin ng rush, mas mabuti siguro kung mag-research na lang kayo, mag-google na lang kayo. Kasi yon ora mismo, meron pa yung sagot. So yun nga guys, without any further ado, babasahin ko na yung mga comments doon sa previous episode ko. This is the episode 21 na pala, no? So 3 months na lang, I've been doing this technical discussion for 2 years. For 24 months, that's 2 years. Hindi siya straight, definitely. Pero in total is 2 years, 24 months. Anyway, for the first comment, sabi ni James Imperio. Si James Imperio is napaka-engaging niya. Engaging. Yan. Madalas siya nagko-comment, no, sa mga videos ko. Hindi man sa lahat, pero madalas siya nagko-comment. Sabi ni James Imperio, thank you Idol for reading my comment. Super informative mga content mo. Can't wait para sa mga beginner tutorials na gagawin mo. Stay safe and God bless. Yeah. Maraming salamat din James Imperio for watching my videos. I really appreciate it. Para dun sa mga beginner tutorials, like anong beginner tutorials, yung mga ano ba? Yung mga video editing tutorials ba yung sinasabi mo? Kung video editing tutorials, mag-subscribe ka doon sa second channel ko na CTX Productions na hanggang ngayon eh, hindi ko pa nagagawa ng video kasi masyado maraming ginagawa. Busy tayo. Pero definitely, no, pagka may time, gagawin ko ng video yan kasi gusto kong tumulong sa mga ibang tao dyan, mga aspiring YouTubers or aspiring video editors. Okay, so James Imperio, maraming salamat sa pag-comment as usual. Next, sabi naman ni Inspired Pro Music. Sabi niya, sir, paggawa naman po ng video kung paano malalaman kung bottleneck ang GPU mo at motherboard o GPU sa processor. Okay, nag-comment si Inspired Music sa sarili niyang comment. Sabi niya, and tanong ko lang din po pala if pwedeng ilipat yung OS sa SSD kasi naka-HDD po ako. Kasi bala ko pong bumili ng SSD na sa ngayon. Tapos nag-comment ulit siya. Yung unang tanong ko po is nasagot nyo na pala sa lahat. Yun, about bottlenecking, naagawa na ako niya ng video before. So, para doon sa mga nagtatanong kung about sa bottlenecking, pwede kayong mag-head over doon sa video ko na yun or click nyo lang yung nasa upper right para mapanood nyo na yun. Hindi ko lang maalala kung gaano kalawak yung kinover ko doon sa about sa bottlenecking topic. Pero siguro in the future gagawa ko ng mas matinding explanation dyan. Pero ayun, so ang sasagutin ko na lang is, pwede bang ilipat yung OS or yung operating system sa SSD kasi naka-HDD daw siya? Okay, so Inspired Pro Music, I don't know. I personally don't know kung po pwede mong ilipat, no, yung i-transfer yung operating system from HDD to SSD.
Kasi pagka ginawa mo yun, kailangan i-transfer mo rin yung ibang files na nandoon. Hindi ko alam kung pa pwede mong gawin yan. Kasi hindi ko pa naranasan yan. And never pumasok sa isip ko yan na i-transfer yung operating system. So ang best advice ko sa'yo is mag-install ka ng panibagong operating system. Tapos yung mga files na nandoon sa HDD mo is ilagay mo sa external drive, or parehas mo muna silang isaksak sa PC. Tapos yung mga files na nandoon sa HDD mo is ilipat mo ngayon doon sa SSD. Tapos kung yung mga files na yun is hindi naman masyadong laging ginagamit, after mong mailipat doon, tapos clear na yung HDD mo, na-reformat mo na yung HDD mo, pwede mo na ilipat yun doon. Masyado maraming process, masyado maraming step, pero ako kasi personally, hindi ko alam kung pwede mong ilipat entirely yung mismong, yung laman ng storage mo papunta sa kabila. I think pwede. I think mayroong mga software or may paraan ka na gagawin dyan para magawa mo yun. Pero ako kasi personally, hindi ko pa ginagawa yun and hindi ko gagawin yung ganun. Pero ayun na, Inspired Pro Music. Sana kahit papaano nagustuhan mo yung pagsagot ko sa tanong mo. Kahit hindi naman siya masyadong nasagot. So maraming salamat pa rin sa pagko-comment. Next, sabi naman ni Harvey Boy. Nalalaman, pa-familiar din yung name niya sa YouTube yan. Sabi niya, RGB na SSD or simple na SSD? Nahihirapan kasi ako pumili eh. Nga pala, all Asus stuff po yung rig ko po. TY in advance. All caps, galit ka ba? Pero Harvey Boy, kung sasagutin ko, RGB na SSD or hindi, depende yan sa aesthetics mo. And depende yan, of course, sa budget mo. Kasi mas mahal lang mga RGB na SSD compared sa mga normal lang. And also, most of the time, depende pa rin naman sa computer case. No, depende kung meron niyang SSD slot doon sa mismong loob. Pero kung yung SSD slot niya is nandun sa likuran, huwag ka nang mag-RGB. No? Kasi sayang yung RGB kung hindi mo naman makikita nandun sa likuran. Pero kung nandun sa mismong loob, definitely, tapos meron ka naman pambili, no, go for RGB SSD. Although wala naman dagdag performance yan, aesthetics lang talaga yan, pero it's nice kasi kung makikita nyo, hindi ko lang alam kung kita nyo, no? Pero ayan, naglagay ako ng Team T-Force, no? Team Group na Delta Max RGB SSD. Mas maganda siya, nagkaroon siya ng dagdag aesthetics dun sa build ko. So Harvey Boy, it's all up to you. Pero ako personally, RGB SSD. Okay? Kasi kung magto 2.5 inch form factor ako, yung normal size ng SSD is mag-RGB na lang ako. Pero kung ayaw ko naman ng RGB, mag-M.2 SSD ako. Okay, dalawa ang type ng M.2 SSD. Isang NVMe, isang SATA based. No? So basically, mas mabilis yung NVMe doon sa SATA based. So kung gagamit man ako ng 2.5 inch form factor na SSD, definitely gugo ako sa RGB kasi dagdag aesthetics yon. And I love RGB. So ayun Harvey Boy, maraming salamat sa pagko-comment. Ito, sabi naman ni Jason Padayaw, medyo mahaba yung comment niya. Sabi niya, Sir Lods, paki-breakdown sana kung paano magbasa ng parts sa components, lalo na sa mga baguhan na gusto mag-build. Explanation ng mga numberings nila. Halimbawa, sa video cards may 1080, 1650, 1660. Bukod sa generation nila, anong pinagkaiba ng halimbawa? Bakit may 1660 Ti, may 1660 Super at 1660 lang? Nakakalito kasi, tapos iba ng presyo. Tsaka sa processor, ano ba yung Ryzen 5 2600 sa 3600? Pares lang naman sila ng cores at threads doon. Tapos ano bang pipiliin namin na RAM na babagay doon? Bakit may 2400, 2666, 3000, 3200 na mga RAM? Paano namin ipapares doon yung processor na binili namin? Yung ibang shops kasi, benta lang ng benta tapos hindi naman magkakaduktong eh. Salamat. So, Jason Padayaw, actually meron akong upcoming mga videos, ibig sabihin marami. Marami mga videos na nag-e-explain. Nagawa na ako ng video na to dati, pero gagawan ko ng panibagong video ng mas updated na video. No, and sa tingin ko meron kasi akong mga bagay na hindi nasabi. No, doon sa dati kasi gumawa ako ng mga video na what is processor, what is motherboard, what is video card. Basically, lahat ng mga parts sa computer, gumawa ako ng what is. So, gagawa ulit ako ng ganyang klase ng video, pero mas yung mga bagay na hindi ko nasabi doon sa previous video ko, sasabihin ko dito.
So, yung mga tanong mo, ito, bibigyan na lang kita ng example. Yung 1660, 1660 Super, at 1660 Ti, ang pinagkaiba nila, pare-parehas naman sila ng clock speed, ay pare-parehas sila ng, sorry, pare-parehas sila na 1660, no? Pero bakit may Ti, may Super? Pare-parehas lang sila ng VRAM or ng video memory. Ang pinagkaiba nila is clock speed. Yung 1660 kasi, for example lang to, for example lang. Yung 1660 kasi, for example, is 1,000 MHz out of the box. Yung 1660 Super is 1,250 MHz out of the box. Yung 1660 Ti naman is 1,500 MHz out of the box. That's example lang. Hindi yan yung mismo clock speed nila. Pero, sa madaling salita kasi, yung difference ng 1660 Super tsaka Ti is yung clock speed or yung speed ng video card. Okay? Yun yung isa sa mga difference nila. Tapos katulad naman nung sinabi mo dito sa Ryzen 2600 and 3600 is isa sa mga main no na pinagkaiba nila kung bakit sila magkaiba is yung clock speed din. Tapos hindi backwards compatible yung mga Ryzen 3000 series sa 2000 series. Basically, hindi backwards yung mga motherboard na supported lang is mga 2000 series mother 2000 series na Ryzen CPU is hindi supported yung Ryzen 3000 series unless ang mga gamit mong motherboard is yung mga max version katulad ng MSI na Tomahawk Max, yung mga ganyan. Tapos pagdating sa RAM actually medyo complicated yan. Kasi para doon sa mga hindi nakakaalam, no, ang Ryzen CPU meron yung tinatawag na Infinity Fabric. Okay, medyo technical na yan, medyo malalim. Sasabihin ko yan doon sa iba ko pang video. Pero Jason Padayaw, sana ngayon, nasagot ko ng kahit very, very light lang. Pero kung curious ka, curious. Pero kung curious ka talaga about sa mga differences nila and ano ba yung mga ibig sabihin niyang mga yan is hintayin mo na lang yung mga videos na i-upload ko kasi maggagawa ako ng video na ine-explain ang bawat parts nun ng mga computer para naman, katulad nga na sinabi mo, para maintindihan ng mga beginners and hindi kayo maloko, no, na katulad sinabi mo, no, yung ibang shops, benta lang ng benta tapos hindi naman sila, well, sabihin mong, well, gagana sila. Technically, they are compatible pero hindi sila optimized. Okay? Hindi yun yung, kumbaga, hindi doon magpe-perform ng mas maganda. No? Yon. So, Jason, stay tuned lang dito sa channel ko kasi mag-upload ako ng mga videos ina-explain ko ano yung mga yon. Last comment na babasahin ko, pasensya na sa mga hindi ko nabasa, no, kasi medyo nagmamadali ako ngayon. Binabasa ko lang basically sunod-sunod no, na nakikita ko dito. Pagka feeling ko na okay na yon and also ayoko na masyadong mahaba yung video. Anyway, sabi ni Mr. Rich PH, wow, this is so informative. Thanks for sharing, Lodi. Ayan, maraming salamat din Mr. Rich PH for watching and for your comment. No, ayun. Sana nag-enjoy ka dun sa video na ginawa ko, which is yung last episode, previous episode na itong series. And so guys, that is it for the video. Again, I do apologize para dun sa mga tao na hindi ko nabasa yung comment kasi medyo nagmamadali na ako. Yung raw video na ito is 21 minutes na hindi ko alam kung ilang minutes na naman naabutin yung video na to. So ayun guys, sa mga nabasa kong comment, sana kahit papaano satisfied kayo sa answer ko and sana kahit papaano nasagot ko yung mga katanungan nyo. So guys, kung kayo pa may mga katanungan and meron kayong mga clarifications or mga gustong malaman, no, mag-comment lang kayo sa comment section ng video na to para mabasa ko yan next month pagkagagawa na ako ng next episode na itong technical discussion. And once again guys, pinapaalala ko, pagka magtatanong kayo sa akin, make sure lang na ako na yung huling taong pinagtanungan nyo. Okay, nakapagtanong na kayo sa lahat, including sa Google, kasi hindi ko agad-agad to ginagawa. And also, huwag kayo magtatanong sa akin kung rush pala kayo. Kasi hindi ko kayo agad-agad masasagot. So, as usual guys, kung nagustuhan nyo yung video, please hit the like button. And kung hindi nyo na magustuhan, you can dislike it. You can do whatever you want. It's a free country. And comment kayo sa comment section down below guys. Let me know yung mga katanungan nyo, yung mga clarifications, or kung may gusto kayo malaman about PC, about sa akin, or about sa kahit saan. Religion gusto nyo? Huwag na kasi huwag yun. Also guys, subscribe kayo dito sa channel kasi napakarami pang tech-related videos as well as unboxing and reviews, PC building videos, and podcast coming up very very soon. Once again guys, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video.